What's up mga boss? What's up na naman sa panibagong episode ng channel ko, Daddy Chris TV. So maraming salamat. Oops, teka lang, hindi ko makita. Yan! Maraming salamat sa inyo mga dadud sa patuloy niyong pagsuporta sa channel ko at sana nandyan pa rin kayo hanggang sa uli. Tuloy-tuloy lang tayo mga dadud. So, ngayong vlog na to, gusto kong mag-upgrade dito sa action cam natin kasi naka SJ4000 Air ako. So, sa mga hindi pa nakakaalam, ito pong camera ko ay budget mil lang pero naka 60 frames per seconds na siya at kaya niyang ma-video ng 4K, up to 4K. Pero ako hindi ko ginagamit yun. 1080p lang kasi para gumana yung 60 frames per second. So mas swabe siya, mas smooth. So ngayon, ang kulang lang, ang napansin ko lang dito sa SJ4000 Air natin is yung widescreen. So kulang siya sa widescreen kapag kung mapapansin nyo sa mga previous vlog ko, hindi nakikita yung speedometer ng motor ko. Pero okay naman siya, malinaw. Pero parang mas gusto ko kasi yung nakikita yung speedometer kahit na hindi mo siya masyadong iyoko. Alright, kasi mas maganda lang siya sa video, mas maganda lang. And then, yun nga, gusto kong mag-upgrade kasi mura lang naman siya. And then, binili ko to kay Sir Gian Cledera ulit. Shout out sa'yo, sir. At yung mga gustong umorder, lalagay ko sa description yung link ni Sir Gian. Action cam at iba pa. May libreng sticker pa. Then, so, ito po yung libreng sticker ni Sir Gian Cledera. Action cam at iba pa. So, yun, thank you so much. A few moments later. So, this time mga dadudes, tuturo ko sa inyo kung paano magkabit ng lens at saka kung paano tanggalin yung takip ng ating SJ cam. So ito yung ating SJ cam. Right? So nabuksan ko na siya kanina pero binalik ko muna kaya nakaangat to. Yan, para makita nyo yung step by step kung paano siya tanggalin talaga kaya kinabit ko muna. Okay? Tapos ito yung binili natin kay Sir Gian Cledera na widescreen pang GoPro Hero 4. Right? So check muna natin. Ingatan natin mahawakan yung pinaka lens niya, ito yung sa likod. Right? Yan. Tapos may takip siya dito. Ayun. Ayun oh. So sa harap pa lang kita mo na yung difference nila. Ito yung stock ng SJ cam at ito naman yung sa GoPro. So kitang kita ang pagkakaiba. So tara, kabit na natin. Excited na ako. Tatakpan muna natin. So syempre gamit tayo ng screw na para dito dahil maliit yung mga screw na ito. So first tanggalin muna natin yung battery. SJ 4000 Air nga pala to mga dati. Okay. Natanggal nyo na yung battery, yung next natin yung front cover. Ito pwede muna siyang angkabin muna ng ganyan, dahan-dahan lang kasi mga nakaklip lang to. Yan, ganun. Yan. Okay, mangat na siya. Tapos ganun din dito sa kabila, may mga pin lang siya, may mga naka clip lang. May maliit na wire sa loob. Dahan-dahan lang din baka maputol yung sa power button. Yan, okay. Tanggalin natin yung front cover niya. Ito natatanggal din to. Itong pinaka-cover niya na to. Pero hindi naman siya natanggal kaya hindi na natin tatanggalin. So next, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 screw. Okay. Ang kailangan natin, so ito yung fit sa kanyang screwdriver. So tanggalin na natin. So ayan, matanggal na natin. Angat lang natin. Ito yung ingatan nyo kasi ito yung wire maninipis dun sa okay button dito sa taas. So yun yun. Makakonnect sa roll, baka maputol kaya huwag yung paghiwalay, dyan lang sya yan, ganyan. And then may glue sya kung mapapansin nyo ito, turo ko
Mayroon siyang glue. Ito. Glue stick lang yan. Diroskas kasi siya eh. Glue stick lang. Tanggalin natin yan. Glue stick na yan. Para maaaring, para umikot. Fast forward ko na lang muna to. Mamaya. Pag natanggal ko na to. Para ma-roskas na siya kagad natin. Balikan ko kayo mga dadudes. Meanwhile. Ayan, natanggal na natin. Natanggal ko na yung pinaka glue stick niya. So, naroroskas ko na siyang ganyan. Roskas nyo lang pa-left. Pa-left siya, pa ganun. Pa-left. Okay? Ayan. Hanggang sa matanggal na siya. Ayun, okay? Okay. Tingnan natin yung comparison ng dalawa. Mas malapit. Okay. Ito yung sa stock ng SD cam. And then, ito naman yung sa GoPro. Pati yung goma niya, malambot talaga. Oh. Ganda, original. Okay, tingnan natin yung pagkakaya. Difference. Oh. Diba? See? Okay. GoPro at saka SD cam. Sa lalim naman. Okay. Bilog sa GoPro. Ito. Square. Parang may square siya. Excited na ako makita to. White screen. Kabit na natin. So, yun. Hangga muna. Ito, habang kinakabit nyo siya, huwag nyo siya kagad na isasagad hanggang dulo. Okay. Kasi, hahanapin pa natin yung linaw niya, kung saan siya kung saan niya makukuha yung pinaka-best na linaw niya. So, bubuksan na natin yung camera. Yung i-on natin yung power niya nang nakaganito pa lang. Testing natin. Sa video, parang hindi siya malinaw. Ayan, sana clear to. Ayan, tulad niyan, blurred siya. So, iikot lang muna natin. Hanapin natin yung position niya para luminaw siya. Iikot ko siya. Ayan. Medyo lumilinaw na siya. So, kailangan pa natin ng sigit pa. Ayun, linaw na niya. Konti pa. Okay. Medyo blurred pa siya. So, yun. See? Ang ganda. Ang ganda. Nakita ko kagad yung pagka-wide niya. Ayan, malinaw na. Siguro dito sa camera ko, sa cellphone niya. Ayan, malinaw din naman. Nakitang-kita. So, okay na to. Okay na yung ikot niya. Ganyan lang. Okay, kabit na natin at bigyan ko kayo ng sample video test nito. Comparison. Sa stock tsaka itong naka-GoPro lens. Right, kabit na natin. Nga pala, mga boss, mga dadudes. Kanina may glue dito, di ba? Tinanggal natin para maikot ko siya. Pero ngayon, hindi na natin kailangan maglagay pa ulit ng glue stick. Kasi pasikip na siya. Tapos, mapipigilan pa siya ng cover na to. Ito. Yan. Kaya hindi na siya gagalaw. Okay lang kahit walang glue stick. Okay. So, kabit na natin to. Ito, dip lang to lahat. Make sure lang na madidiin siya ng mabuti. Okay. Okay. Ayos. Testing na natin. Video test. A few moments later.